Kasama po natin ngayon dito si Senior Inspector Jayson Aguilar, ang hepe ng Ibaan PNP. Sir, magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon po, sir. GBN siya, mga nakikinig. Apo. At itong unahin natin yung background po ng lugar, ano? Gano'ng katagal na ho ba sa pagkakalam nyo nag-ooperate itong grupo? At itong property na ito ay sinong may-ari po dati? Pang-investigation ng PDIA, napag-alaman na 3 months pa lang nabibili itong lupa. Mm-hmm. Then 7 days pa lang po nag-ooperate yung operator. Mm-hmm. Itong property na ito talagang poultry piggery po? Farm ho ito talaga? Private siya, sir. Private farm siya, sir. Apo. Pero paano ho napasa kamay nung grupo na ito, itong sindikato, itong farm na ito? Sa pagkakalam? Ang pagkakaalam namin natin, sir, ay ibinenta na itong lupa ni Ms. Fe, na itago na lang natin ang apelido. Ibinenta na din, may mga broker na lumapit para mabili itong lupa na ito ng mga ng grupo. Mm-hmm. Itong lugar na ito talaga hong hindi ganong daanan din, ano? Yes, pero maayos yung kalsada, kaya lang hindi yung masyado. Hindi siya masyadong daanin ng mga sasakyan ba? Aha. Yung lugar na ito, sa pagkakaalam nyo, ay first time ho na nagkaroon dito sa Barangay Santo Niño ng gantong insidente na may shabulab na... Yes, sir. First time po. Apo. At papaano nyo po, kumbaga, planong bantayan ngayon itong lugar na ito? Medyo liblib siya. At nakita na nga natin na mismong nagtimbre pa yung mga taga Chinese Narcotics Control Commission ang nakipagtulungan sa PDEA para dito. So papaano nyo plano i-monitor tong area na ito para hindi na uli gawing shabulab yung ibang mga lugar po dito? Magkakaroon po tayo dito, sir, na ipipreserve natin tong laboratory ito, na lagi po tayo magkakaroon ng duty din dun sa mga other farm dito na ganito rin kalawak, eh. Magkakaroon na tayo, sir, ng inspection po. Opo. Yun yung mga nahuli na Pilipino dito sa shabulab na ito, ito'y mga taga-Ibaan po ba o ibang lugar po? Mga taga-ibang lugar, sir. Dayo po lahat. Dayo po lahat. Yes, sir. Opo. So sa ngayon, na ano po ang panawagan nyo rin sa mga nakapalibot na residente dito sa Ibaan at para ma-monitor din ng gusto ito pong area nyo? Ang hinihingi ko lang po sa mamamayan ng taga-Ibaan, na pag tayo po ay mayroong mga nakikitang kahinahinalang tao na hindi naman taga dito sa atin at bago lang sa paningin, ay ipagbigay alam kagad sa kapulisan at para ma-verify po natin kung ano po talaga ang purpose nila. Opo, maraming salamat po sa pagkakatid. Yes, si Police Senior Inspector Jayson Aguilar, ang hepe po ng Ibaan PNP.